Muling kinaawaan ni David si Saul. Ika-26 na kabanata. Isang araw, may pumuntang mga taga Zif kay Saul sa Gibeya at nagsabi, "Nagtatago po si David sa kaburulan ng Hakila na nasa harap ng Jeshimon." Kaya umalis si Saul patungo sa ilang ng Zif kasama ang 3,000 na kanyang piniling tauhan mula sa Israel para hanapin si David. Nagkampo sila sa tabi ng daan sa kaburulan ng Hakila na nasa harap ng Jeshimon. Si David ay nagtatago sa disyerto. Nang mabalitaan ni David na nasundan siya doon ni Saul, nagpadala siya ng mga espiya at nalaman niyang dumating nga si Saul. Pagkatapos naghanda si David at pumunta sa kampo ni Saul. Nakita niya si Saul at si Abner na anak ni Ner na pinuno ng hukbo ng mga sundalo. Napapalibutan si Saul ng mga sundalo na natutulog. Tinanong ni David si Ahimelech na Heteo at si Abishai na anak ni Zeruya at kapatid ni Joab. "Sino sa inyo ang sasama sa akin para pumasok sa kampo ni Saul?" Sumagot si Abishai, "Ako po, sasama ako sa inyo." Kaya pinasok ni David at Abishai ang kampo ni Saul at natagpuan nila itong natutulog na ang sibat ay nakatusok sa lupa sa ulunan ni Saul. Sinabi ni Abishai kay David, "Sa araw na ito, ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang tagumpay laban sa inyong kaaway. Payagan niyo akong saksakin siya ng sibat na iyon at ng mabaon hanggang sa lupa. Isang saksak ko lang sa kanya at hindi na kailangang ulitin." Pero sinabi ni David kay Abishai, "Huwag mo siyang patayin. Parurusahan ng Panginoon ang sino mang papatay sa kanyang piniling hari. Sinisiguro ko sa iyo sa presensya ng buhay na Panginoon na ang Panginoon mismo ang papatay sa kanya, o mamamatay siya sa digmaan o dahil sa katandaan. Pero huwag sanang ipahintulot ng Panginoon na ako ang pumatay sa kaniyang piniling hari. Kunin na lang natin ang sibat at ang lalagyan niya ng tubig na nasa kanyang ulunan at umalis na tayo." Kaya kinuha ni David ang sibat at ang lalagyan ng tubig na nasa ulunan ni Saul at umalis na sila. Nakaalis sila nang walang nakakaalam o nakakakita sa nangyari. Walang nagising sa kanila dahil pinahimbing ng Panginoon ang kanilang pagtulog. Pagkatapos, umakyat sina David sa burol na nasa kabilang gilid ng kampo hanggang sa di kalayuan. Sumigaw si David kay Abner na anak ni Ner at sa mga kasama niyang sundalo. "Abner, naririnig mo ba ako?" Sumagot si Abner, "Sino ka? Ano ang kailangan mo sa hari?" Sumagot si David, "Hindi ba't ikaw ang pinakamagiting na lalaki sa buong Israel? Bakit hindi mo binantayang mabuti ang hari na iyong amo? May nakapasok diyan para patayin siya. Hindi tamang pabayaan mo ang hari. Isinusumpa ko sa buhay na Panginoon, dapat kang mamatay pati na ang mga tauhan mo, dahil hindi ninyo binantayan ang inyong amo, ang haring pinili ng Panginoon. Tingnan nyo nga kung makikita pa ninyo ang sibat at lalagyan ng tubig na nasa ulunan niya." Nakilala ni Saul ang boses ni David. Kaya sinabi niya, "David, anak, ikaw ba iyan?" Sumagot si David, "Ako nga po, mahal na hari. Bakit ninyo hinahabol ang inyong lingkod? Ano ba ang ginawa kong masama? Mahal na hari, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang Panginoon ang nag-udyok sa inyo para patayin ako, tanggapin sana niya ang aking handog. Pero kung galing lang ito sa tao, sumpain sana sila ng Panginoon. Dahil itinaboy nila ako mula sa aking tahanan at inutusang sumamba sa ibang mga Diyos. Huwag sanang ipahintulot na mamatay ako sa ibang lupain na malayo sa Panginoon. Bakit ako pinag-aaksayahang habulin ng hari ng Israel? Gayong tulad lang ako ng pulgas. Bakit ninyo ako hinahabol na gaya lang ng ibon sa kabundukan?" Sinabi ni Saul, "Nagkasala ako. Bumalik ka na, David, anak ko. At hindi ko natatangkaing saktan ka dahil hindi mo ako pinatay ngayong araw na ito. Naging isa akong hangal dahil sa ginawa ko. Napakalaki ng aking kasalanan." Sumagot si David, "Narito na ang sibat ninyo. Ipakuha ninyo sa inyong tauhan. May gantimpala ang Panginoon sa mga taong matapat at gumagawa ng matuwid. Ibinigay kayo ng Panginoon sa aking mga kamay sa araw na ito. Pero tumanggi akong patayin kayo dahil kayo ang piniling hari ng Panginoon. Binigyan ko ng halaga ang buhay ninyo ngayon.
At sana'y bigyan din ng halaga ng Panginoon ang buhay ko at iligtas niya ako sa lahat ng kapahamakan. Sinabi ni Saul kay David, "Pagpalain ka, anak ko. Marami pang dakilang bagay ang gagawin mo at siguradong magtatagumpay ka." Pagkatapos, umalis si David at umuwi naman si Saul.